Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Birthday po ngayon mga kaibigan ni Ginoong ano pangalan nito? Dali ah. Si Ginoong Rene Las Marias ng Iligan City. Happy birthday po kay Ginoong Rene Las Marias ng Iligan City. Siya po ay ama ng girlfriend ni Jan Panopio ng Australia. Pero si Mr. Rene Las Marias daw po ay sumusubaybay din ng ating palatuntunan, sampu ng kanilang pamilya at pawang Lenny Robredo daw po sila. At dahil birthday ngayon ni Ginoong Rene Las Marias, narito po ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. Oh! At abutin mo pa sana Nagpahayag po ng pasasalamat si Vice President Lenny Robredo sa natanggap na pagkilala sa Office of the Vice President para sa mga proseso at programa na humihikayat sa mga tauhan nito na maging mahusay na public servant at para sa epektibo at mabisang paraan ng paghahatid ng serbisyo sa mga tao. Madalit sabi, mga kaibigan, siya lang ang nabigyan po nito ng pagkilala, ganitong pagkilala. Ang sabi ho niya, ay blessings came thrice for OBP yesterday. First, tatlong beses daw silang nakatanggap ng blessings ng mga biyaya sa Office of the Vice President kahapon. Isa na nga po itong pagkilala ng Civil Service Commission. Sila ay pinarangalan ng Civil Service Commission the Prime HRM Level 2 Accreditation and Meritocracy and Excellence in Human Resource Management. Ibig sabihin, meritocracy, para makabuluhan yun, di ba? Meritorious. Meritocracy. Yung kalaban naman ni BP, kleptocracy naman yun, mga kaibigan. Magnanakaw yun eh. Then, two of our programs, hindi lamang yan. Pagkatapos nito, dalawa sa kanilang programa, yung pong community learning hubs at yung free shuttle and ferry services for frontliners ay kabilang sa anim na government best practices for COVID-19 response na kinikilala po ng Development Academy of the Philippines. Nung nakaraang linggo naman ay pinarangalan din sila, ginawaran din po ng parangal ng ang kanilang ISO certification which we have been achieving every year since we first got our ISO certification in 2017. Mula 2017 po, taon-taon ay
pinararangalan sila ng ISO. Yan ang sabi ni Vice President Lenny Robredo. Ang Prime HRM o program po to institutionalize meritocracy and excellence in human resource management ay isang sertipikasyon ng binigay ng CSC, ito po yung Civil Service Commission, sa mga sistema ng human resource ng mga ahensya ng gobyerno na sumusuporta sa mga empleyado para sa pagkamit ng kahusayan. Pinarangalan ng OBP ng Certificate of Recognition ng Civil Service Commission matapos na maabot ang pamantayan sa pamamagitan ng four pillars ng human resources nito. Ang mga programa ng OBP tulad ng community learning hubs, libreng sakay at ferry service para sa mga frontliners, ang isa sa mga tugon ng OBP sa pandemya, kasama ang tulong mula sa private sector, habang ang ISO certification naman ay patunay na ang opisina ng Vice Presidente ay nakasasabay sa pandaigdigang pamantayan sa pamamahala. Ayan, mga kaibigan, ano po? Nais ni Robredo na tumatakbo sa pagka-presidente sa darating na halalan na maibalik ang tiwala sa gobyerno. Tinitiyak niya na parating maging mabuting halimbawa ang OBP na sa kabila ng limitadong budget ay nakapagbibigay pa rin ito ng serbisyo publiko. Tatlong taon nang nakatatanggap ng highest audit rating. Ito'y Commission on Audit naman, ha? Ang Office of the Vice President. Sila wala niyan. Sila puro flag. Lahat ng tanggapan, puro flag, mga kaibigan. Bukod tangi. Three consecutive years po yan, sunod-sunod, tatlong taon. Sila po ang binigyan ng highest audit rating ng Commission on Audit. Kaya dito kay Lenny Robredo, hindi ka susugal eh. Hindi ka magbabaka sakali, ha? Yung bahala na si Batman, mga kaibigan. Di katulad nung ang ano ba yung sign nung dambong, ganito. Ang kasama naman niya, ganun. Para sila nagja-jacking po, hindi ho ba? Gunting, tsaka bato. Gunting, bato. Ayan po, mga kaibigan. Sa madaling salita, dambong. At nagpasalamat din si BP Robredo, ito sa pambalita, ha? Sa suporta ng mga taga Cebu o isang local party, isang partido, local-based political party sa Cebu na ang pangalan po ay Bando Osmeña Pundok Kauswagan. Pagkatapos na siya ang mapili, ha? Bilang ikakampanya na presidential candidate, ha? Kahit na raw po hindi napili si Kiko Pangilinan na kanilang bitbit, siguro ibang dadali nila, pero pansinin ninyo, merong isang kumakandidato, doktor, di ba? Kasama ni Iskurap, ha? Yung doktor na yun, wala akong narinig na sinuporta ng ibang doktor. Ang sinusuporta ng doktor eh. At mga health worker, si Vice President Robredo eh. Maging sa Ilocos. Kaya yung sinasabing ano, yung solid north, hindi totoo yun. Yung ginamit ng mga politiko nung panahon ni President Cory Aquino. Solid North. Kaya sila Solid North nung panahon ni Marcos, mga Ilocano yun eh. Siyempre, nakaupo, Ilocano. Una, takot sila kay Marcos,
Pangalawa, makikinabang sila kay Marcos, di ba? Yun yung mga nakinabang. Oh, pero pagkatapos nung administrasyon ni Marcos, magkatapos siyang mapatalsik sa pwesto, nawala na yun, yung Solid North. Ginamit ulit yan, pinaliliwanag ko lang ha, para alam ng mga tanga. Ginamit ulit yan nung mga congressman dun sa kongreso, mga kaibigan, sa pagboto ng speaker. Oh, at saka ng speaker. Tsaka sa panahon ni nung panahon ni Ramos, binago na nila 'yon. Panahon ni Cory, ginamit nilang block 'yon para makapagpakita sila ng lakas para pansinin sila ni Cory, 'di ba? Alam niyo 'yang ganyan, ginagamit 'yan para sila makakuha ng pabor. Oh, ginamit nila Solid North daw sila, mga kaibigan. Pero sa totoo, Solid North saan? Dito sa mga politiko. Politiko lang yun. Kasi kung totoong Solid North, wala sanang mga doktor na magpapahayag o gagawa ng aktibidad. Ha? Maglilibreng serbisyo, manggagamot, mambubunot. Sa Ilocos ito, ha? Mga kaibigan, nung isang araw lang. Oh, nagbigay serbisyo sila, alang-alang sa pagtakbo ni Vice President Lenny Robredo. Sipin ninyo, yung mga doktor, mga health worker, sila itong frontliner natin talaga, di ba? Malaki ang nagawa nila na dapat bigyan ng mataas na pagkilala. Hindi lang ng pamalang, kundi ng lipunan natin. Sapagkat kung sila ay inuna yung pansarili nila, ha, nakaligtasan, mga kaibigan, baka hindi natin alam kung gano'ng karami ang namatay dito, ha, sa ating bansa. Baka naglalakad tayo, puro bangkay ang dinadaanan natin o matatanaw mo sa karsada, mga kaibigan. At dahil sa kanila, sipin mo yan, ang dami nilang kinaharap na mga pagsubok, hindi ba? Sa kanilang pagtupad ng tungkulin, nandyan yung minura pa sila, sinigawan sila. Pinaratangan pa sila na ibabagsak daw ang gobyerno, mga kaibigan. Di ba? Lahat ng paratang inabot eh. Oh, pero sa kabila niyan, sipin ninyo, nagagawa pa nila yan. Bakit nila ginagawa yan? Para ba sa sarili nila yan? Ano mapapala nila, mga kaibigan? Apektado ba profesyon nila kung sino man na maging presidente ng Pilipinas? Hindi. Hindi ba? Bakit nila ginagawa yan? Para sa atin. Di ba? Para sa bawat Pilipino. Kaya nila ginagawa yung pagtulong na yan, mga kaibigan. At paglantad nila kung sino ang dapat suportahan, mga kaibigan. So, walang Solid North. Di ba? Bakit may mga nagmo-motorcade sa Ilocos? Di ba? Hindi naman nagpupunta ro si Vice President Robredo pa, pero meron na sa norte, ah, hindi lamang sa Ilocos, sa iba't ibang lugar sa norte, sa Cagayan, di ba? Sa Pamplona, meron din, no, sa Pamplona, Cagayan. Nakita ko nagmo-motorcade, oh, mga riders, ah. Oh. Eh, asan ang Solid North? Katunayan, ha, tignan ninyo. Yung magkamag-anak, kasi kanina merong mga kumakalat na meme, yung banlitrato na tapos nilagyan ng statement na yun daw galing kay kay Michael Quion. Ito'y pinsang buo nila Tumbong Narcos, di ba, mga kaibigan? Na nagsasabing hindi karapat-dapat itong angka nila, hindi nagtatrabaho ito, walang trabaho ito, hindi nakapagbanat ng buto, mga kaibigan. Pero ang totoo, sabi kasi fake news yun. At nagpalabas daw ng statement yung si Michael Quion para sabihin yun ay fake news. Pero
hindi nangangahulugang walang hidwaan sa pagitan ng mga Marcos at saka ni Michael Quion. Si Michael Quion, anak ni Elizabeth Marcos. Kapatid ni Marcos yun, mga kaibigan. Ang katunayan, ito nung October 8, 2021, October 8 lang, inilaglag ng Marcos, mga Marcos, yung kanilang pinsan, ha? Pinsan ni Amy at Bongbong Marcos sa ano ho, sa mayorship, ha, ng Lawag City. At sinuportahan nila yung vice mayor na si Vicentito Tito Lazaro na siyang tatakbong mayor ngayon, na suportado nila. Nito, akala mo itong mga anak ni Marcos eh, private property nila yung Ilocos eh, ha, mga kaibigan. Nung October 7, itong lokal na grupo nitong mga Marcos sa pangunguna ni Governor, ito mo, Governor Matthew Marcos Manotok, anak ni Amy ito, di ba? Inendorso si Lasso para mayor ng Lawag City. Sa halip na yung mayor na si Michael Marcos Quion na kanilang pinsan na muling tatakbo ngayon. Itong si Quion ay nanalo noong 2019. Ha? Dahil sa suporta raw ng mga Marcos na tumapos naman sa pamilya ni Pariñas, ha, na may control dati dyan sa Lawag, mga kaibigan. Si Quion ay ano ho ito eh, ha? Laging ano ito, laging kalaban nila, mga kaibigan. At yung kanyang relasyon sa kanyang mga pinsan eh hindi maganda. Ha? Dati na. Katunayan, noong 2010, tumakbo rin siya labang kay Amy sa pagka-gobernador. Ha? Ayon naman sa mga residente dyan, ito raw si Quion at Lasso, eh, madalas ito nag-aaway tungkol sa project at mga polisiya. Magulo raw ang City Hall, ha? Para kay Pariñas, sa pagbabalik ni Pariñas. Kaya, para sa pagbabalik ni Pariñas dahil sa gulo. Eh siguro, yung gumagawa ng meme, hindi talagang si Quion yun. Yung mga iba, yung sinasamantala yung pagkakataon, di ba? Nasamantala yung pagkakataon. Parang dito, merong kumakalat pang isang video na nakalagay, pag hindi mo pa binubuksan na nakalagay, si Bongbong Marcos namimili ng boto. Pag binuksan mo, ang makikita mong namimigay ng pera, si Pacquiao. O, sino pwedeng gumawa niyan? Ha? Ang pwedeng gumawa niyan, yung kampo ni Go. Ha? Kasi sila ang lumilitaw na magkalaban eh. O, tapos, ito si Isko. Yan. Mga trabaho nila yan eh. Mga kaibigan eh. Oh, yan ang pwedeng gawin dyan. Kamukha lang nito. Nitong pinag-uusapan natin. Sinasamantala yung pagkakataon. Hindi ho ba? Oh, para ibintang. Pagbintangan yung tao, paniwalaan. Maging kapanipaniwala. Dahil itong si Michael Quion nga, hindi kasundo ng mga Marcos. Matindi mga salita ng mga Marcos dito, pati yung mga yung anak ni Bongbong Marcos eh, mga kaibigan. Nilaglag daw sila raw, ang nilaglag ni Quion nung ito ay mag-file ng certificate of candidacy October 6 bilang independent candidate. Samantalang itong pangkat ni Narcos, mga kaibigan, ay tumatakbo sa Nacionalista Party.
Ayan. Ang sabi, it's unfortunate that things had turned out like this. And I wish at the very least, he would have paid us the courtesy of informing us first of his decision. So walang solid north. Sa pamilya pa lang, wala nang solid eh. Di ba? Sabi ko sa inyo, solid waste meron. Tinanong daw kung yan ba'y maaayos pa. Tinanong itong si... Ako, kung sino tinanong. I think there is no need. Si Narcos yata, yung governor. There is no need to talk about if he acts like that. Good riddance na lang. Ba, good riddance pa raw. Sipin ninyo. Linti kong makipagsalita ito. Ito yung mga Marcos na ito, mayaman pala kayo. Eh bakit lahat kayo sumasandal sa gobyerno? Hindi ba? Ang dami nyo palang pera, pamimigay nyo sa tao. Eh ba't nakasandal pa kayo sa gobyerno? Yan ang hindi ko maintindihan eh. At paano nila ipapaliwanag ito? Hindi ba? Paliwanag nyo yan. Bakit yung buong angka ninyo ay nakasandal sa gobyerno? Ultimong mga anak ko, mga kaibigan, 'di ba? Anak ni Amy, anak ni ano ba university to? Oxford, ha? O Oxford. Oxford. Ayun po, mga kaibigan, bahala na kayo, ha? Hindi ko maintindihan 'yan. Bakit kayo nakasandal sa politika? 'Di ba? Ang tagal na ng tatay ninyo, nakinabang kayo, nang gusto buhay hari, buhay prinsipe nga si Bongbong, 'di ba? Nakatira sa London, sipin ninyo, 2 bahay, binabayaran ng pera ng gobyerno, mga kaibigan, kinukuha sa gobyerno. Hiwalay yung bahay ng kasambahay nila, at saka ng mga security, hiwalay yung kay Bongbong Marcos. Tsaka kayo maniniwala doon sa mga kwento-kwento na kaibigan niya raw yung Beatles. Hindi kayo magiging kaibigan ng Beatles. Hindi nila makalimutan yung ginawa ng pamilya nyo sa Beatles nung pumunta rito. Kaya itong mga mangmang na yung iba, musician pa raw eh. Mahanga sa Beatles. Hindi nila kasi alam yung istorya ng Beatles na nung nagpunta rito, pinabugbog sa airport, tadyak, suntok, na trauma eh. Akala nung Beatles, mamamatay na sila eh, mga kaibigan eh. Dahil po sa dami ng gumulpi sa kanila, ha? At nung nasa aeroplano na sila, hindi pa lumilipad yung aeroplano, abay, pinababa yung manager nila, ha? At saka yung isa pang kasamahan nung manager para isoli yung binayad sa kanila. Sipin ninyo yan, mga kaibigan. Katakot-takot na kahihiyan. Kaya nung si Marcos ipatapon sa Hawaii, mga kaibigan, tuwan-tuwa sa interview si George Harrison. Ini-interview siya, bigla niyang isiningit yun. Dahil naalala niyang bigla yung ginawa sa kanila dito sa Pilipinas, mga kaibigan, na hindi sila, hindi nila napaunlakan. Alam niyo, Beatles yun eh. Nung araw eh, talagang kwan yun eh. Hindi sila basta-basta pwedeng lumabas dahil sa seguridad nila eh. Di ba? Sa dami ng... Yun nga lang tagahanga ng Beatles. Hindi na nga sila makalabas eh, 'di ba? Dahil baka sa dami niyan eh, makurot-kurot lang eh, baka do mamatay na sila sa dami ng kukurot eh, mga kaibigan eh. 'Di ba? Yung pambugbugin, sipin mo 'yan. Pinaiimbita eh, wala naman palang schedule. Hindi nila naintindihan at saka hindi sila dumaan sa protocol nung Beatles din. Ba, kahit na
Kahit na sabihin mong kwan yan, musician lang yan. Ang tingin nila kasi sa mga musician, maliliit, di ba? Akala nila madaling masilaw sa kapangyarihan, mga kaibigan. Akalain ninyo eh, ipabugbog sa airport, ha? Pinagbantaan. Oh, mga kaibigan, pagkatapos eh, pagdating sa airport, pinagsusuntok, pinagtatadyakan. Oh, kaya hanggang ngayon hindi makalimutan 'yan. 'Di ba kinukuwento ko sa inyo nung nandun ako sa kabilang himpilan? May mga video ron eh, napanood ko eh. Nananawagan itong mga damuho rito na bumalik mag-concert ulit dito si Paul McCartney dahil wala na raw dito si Marcos. Eh, mga kaibigan, sinumpa nga nila itong bansa natin dahil doon sa ginawa ng mga Marcos eh. Hanggang ngayon, siguro walang Pilipinong makaharap itong Beatles eh, no? Hanggang ngayon, mga kaibigan, baka pag sinabi mong Pilipino ka, eh, snubbing ka na. Alam niyo naman yung mga British, mga snub yan, di ba? Oh, baka ni hindi ka tignan eh, talikuran ka eh, di ba? Dahil sa ginawa na yan, nila Marcos, kaya sinasabi ni Bongbong, may interview ito, Beatles at saka yung Rolling Stones, eh mga naging kaibigan niya raw yan. Sus Mariose po, mga, eh parang meron ako nabase, ewan ko kung totoo yan ha, ay, kasi uso fake news ngayon eh. Kinukwento nung isang miyembro naman ng Rolling Stones na nun daw panahon na nag-aaral yata ito si Bongbong yun, yung panahon na nag-aaral yan, meron daw sabit ng sabit sa kanila. Eh hindi naman sinabi kung paano nakapasok sa grupo nila yon ang nagriregalo ng cocaine sa kanila. Ha? Kilo pa yata kung magregalo eh. Ha? Mga kaibigan, kahit saan sila pumunta, nakabuntot, ha? Pati mga good time, ang nagbabayad daw. Hindi ko sinasabing kumpirmado ito. Eh, sabi nga nung isang kaibigan ko, kukumpirmahin ko muna ito. Sinulatan niya yata yung publication. Pero hindi ko alam kung sasagutin siya ng publication. Yung publication na yun, matagal ng publication yun. Pero ngayon, eh, dahil yata sa pandemic, naging online na lang sila, hindi na sila nagpa-publish ng hard copy. Pero buhay pa yung publication na yon na sinasabing di umano ay naglathala ng kwento ng isa sa mga miyembro ng Rolling Stones. Meron akong babasahin dito ha. Ito text sa atin ng isang listener natin sa malayo pa yata galing itong kuwan na ito, malayong lalawigan pa sa Calbayog City, Samar pa nanggaling itong text. Ang sabi niya, magandang araw, gusto ko lang ibilay, ibig sabi pasinungalingan, ang statement ni Bongbong Marcos na namigay daw siya ng tulong sa mga nasunugan sa Pierre site sa Catbalogan City, Samar noong May 2018 na nasa YouTube lately. Ba? Pinakikita ito, ibig sabihin sa YouTube na siya'y tumulong noong 2018. Di po totoo, o hindi raw po totoo, na namigay siya sa mga nasunugan. Kasi nagkwento sa amin ang isang city official na nag-communicate ang Senate staff ni then Senator Marcos na darating upang makipagkita sa mga nasunugan na mga more or less 50 families na naka-house sa Samar National High School. Nag-e-expect talaga ang mga victims pero walang ibinigay na financial. Handshake. Oh, ang totoong namigay ay isang palace official
na namigay kasi imbes na mag-celebrate ng kanyang birthday, ay nag-decide na mamigay na lang ng 2K sa bawat pamilya ng mga nasunugan para lang sa katotohanan lang po. Ayan, salamat po. Ayun eh, text sa atin yun ha, mula pa ho sa Samarian, mga kaibigan. Meron ditong isa pang pangyayari. Pero bukas na natin ito, yung sa Cavite naman, dito kay Isko Moreno naman ito, mga kaibigan. Ha? Kay Isko Rap, ha? Sabi niya, pabababain daw niya yung presyo ng langis, 50%, pag siya raw naging presidente. Paano mo mapabababa yan? Ang pinakamaganda niyan, pababain muna ni Isko Moreno, ha, yung bayad at pangungutong na kinokotong ng mga tauhan nila ni Hani Lacuna, ha, doon sa mga motorista. Di ba nabanggit na natin kung magkano sinisingil? 1,500 at 2,500 pag truck. Pagka pangkaraniwang yung motorsiklo, magkano? Ang laki. Mga kaibigan, ang sinisingil eh. Oh, pati yung mga sa parking pa lang ito, parking. At yung sinisingil nila ay hindi ho tugma sa nakasulat sa resibo. Oh. Ano tawag mo ron? 20 pesos ang nakalagay sa resibo. Pag pumarking ang nakamotor, sisingilin ng 50 pesos. Pati sa sakyan, yung mga light vehicles, kotse, yan, ganyan. Pag parada mo, sisingilin ka na kagad yan eh. Asan na resibo? Bibigyan ka resibo. Basahin mo yung resibo. Nakalagay 20 pesos. Ano tawag mo ron? Eh, gobyerno nangungulekta ka para sa gobyerno. Ibig sabihin, dapat ang pumapasok sa gobyerno yung nakalagay sa resibo. Eh para saan yung 30 pesos? Ano yung hold up nyo? O isipin mo, yan muna pababain mo. Pag napababa mo yung pangungutong na yan, ha, ninyo, ni Hani Lacuna, aba eh, maniniwala ako. Tsaka natin pag-usapan, ha, yung 50% na kwan, ha, ibababa mo kung sakali. Hindi ka naman magiging presidente kung sa bagay, binubuko lang namin na hindi totoo yung mga pinagsasabi mo. Oh, eh, nakialam ka sa Cavite. Ha? Sinoplas yan ni ano? Ni ano pangalan? John Vic Remulla, mga kaibigan. Ha? Hindi siya nakakibo. Ha? Doon sa kuan, sa sagot sa kanya ni sinisiraan niya yung mayor ng Cavite. Kasi mayroong isang lugar diyan sa Cavite na naging relocation ng Maynila. Tinanggap ng Cavite. Ibig sabihin, nag-relocate sila ng mga tao. Bukas natin ikukwento yan. Pagkatapos, eh, noon yata, ito yung early this year, ay binabanata ni Isko yung mayor na hindi nakatanggap yung mga na-relocate doon ng ayuda. E pinaliwanag ni Remulla, mga kaibigan, kung bakit hindi nabigyan. E ang problema po, ha? Ang problema po, alam nyo kung ano, mga kaibigan. Yung bang mga, eto na lang ha, barangay. Barangay sa Maynila. Oh, bago mo pakialaman yung iba, dapat pakialaman mo muna yung Maynila. Di ba? Bakit? Kasi ang ibang siyudad, katulad ng Quezon City, yan kay ni Hani Lacuna. Ang mga barangay official tsaka frontliner ay nakatanggap ng hazard pay mula sa kanilang lungsod. Oh, ang dali nilang gumawa, nakagawa kaagad, nakapagpasa kaagad ng ordinansa. Oh, pero dito sa Maynila,
Hindi sila nakagawa para sa mga barangay official na magkaroon ng hazard pay. Oh. Pero sinasabi niya, mahal onyo namin ng barangayan. Ha? Ganyan yan eh, mga kaibigan eh. Pero sa salita lamang, yan ang problema natin eh. Huwag kayong maniniwala sa salita. Ang pagbabasihan ninyo'y track record, mga kaibigan. Lalo si Isko Moreno, glibtang yan, mga kaibigan. Napakagaling manloko niyan. Lalo na kung ang lolokohin ay hindi po binabasa yung nagsasalita. Lalo na kung hindi mo alam ang background ng nangangako sa'yo. Kasi hindi ka tumitingin sa track record. Dapat titignan mo track record, mga kaibigan. Di ba? Mahal daw nila barangay. 24/7 nga naman ang serbisyo ng barangay, di ba, nitong pandemic. Pero bukod pa sa dami ng compliance na pinasasubmit sa barangay, kaya yan ho, ha? Dapat pakialaman ni Isko, yan, huwag ka makialam sa iba. Pakialaman ninyo yung ginagawa ninyo sa Maynila. Eh bakit yung Quezon City nakapagpasa, di ba? Lahat ng frontliners, kasama barangay doon, di ba? Bibigyan ng insentibo, hazard pay. Eh bakit yung mga barangay sa Maynila hindi nyo nabigyan? Kaya, katulad dalimba, ito si Vice President Lenny Robredo. Pag nagsalita siya, base sa eksperyensya, base sa kanyang natutunan, sa kanyang eksperyensya at nagawa. Yun lang ang sinasabi niya. Hindi siya nangangako at alam niya kung saan huhugutin ang pondo. Alam niya ang project kung magkano ang halaga, mga kaibigan. Halimbawa, sasabihin niya yung mga manggagawa na na-dislocate, ganito ang magiging budget. Alam niya kung saan kukunin eh. Alam ba ni Isko yun? Hindi. Alam ba ni Pacquiao yun? Hindi. Si Bongbong, kay Bongbong, lahat akin. Di ba? Lahat akin. Yan po yan. Si Lenny, ano pinagmamalaki? Ang sabi niya, wala po akong isusukli sa inyo. Wala akong panukli sa inyo. Ibig sabihin, wala akong maitutumbas, di ba, sa inyo. Kundi isang klaseng pamumuno na hindi nyo pagsisisihan. Mahirap sabihin yan, mga kaibigan. Hindi basta-basta masasabi yan. Bakit niya nasasabi? Kasi ang maipagmamalaki niya, track record niya. Kung wala siyang magandang track record na napatunayan, hindi niya masasabi yan. Hindi ba? Mahirap sabihin niya kung wala kang kwan eh. Wala akong panukli sa inyo. Kung hindi isang klaseng pamumuno na hindi ninyo pagsisisihan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Noong 2013, itong si Vice President Lenny Robredo ay naghain siya ng bill, yung full disclosure bill. 2013, congresswoman siya noon. Kapag naging batas, sakaling naging batas yan, ito sa administrasyong Robredo, halimbawa siya na naging presidente, magiging batas yan. Kasi siyempre, magiging priority bill yan, ibig sabihin. Yung mga sinasabi niya ngayon, yung tungkol sa ekonomiya yan eh.
Yung trabaho, ekonomiya yan eh. Negosyo, ekonomiya yan eh. Kapag naging batas yan, lahat ng sinasabi niya, alam niya na yan. Napatunayan na yan. Magaling siya sa management. Naipakita niya yan. Kita niyo, nabigyan siya ng award, di ba? Ng ISO. Na siya nakakaagapay sa international standard, yung ISO. At yung Civil Service Commission mismo, mga kaibigan, government agency rin yan, ha? Na naggawad sa kanya ng award dahil sa maayos na pagpapatupad ng mga proyekto, insentibo, sa kanyang mga programa, mga kaibigan. Pag naging batas yan, required na ang lahat ng government agencies na ilabas sa publiko ang lahat ng mga financial transactions and budget expenses nito na hindi na kailangan ng request mula sa publiko. Itong full disclosure bill, mga kaibigan, ito yung FOI. Ha? Yung FOI, yung nakalimutan ko tuloy, yung binibigyan ng karapatan ang publiko, ang media, ang publiko na makakuha ng mga dokumento sa lahat ng tanggapan ng gobyerno. Ganun ito eh. Ha? Mga kaibigan, di ba nung umupo itong si Digong nyo, naglabas yan ng executive order? Ano raw yun? Pinapahintulutan niyang ilabas ang mga dokumento? Hindi totoo, mga kaibigan. Salita. Dahil walang naglabas ng dokumento, lalong hinigpitan ng gobyerno. Iba ang sinasabi, iba ang ginawa nila. Katulad niya, yung SALN, dati naman public record naman yan. Di ba? Mga kaibigan, pagkatapos ayaw na nila maglabas ngayon. Ombudsman mismo. Yung ombudsman, ang trabaho niyan ay proteksyonan ng interest ng publiko laban sa mga magnanakaw. Hindi yung proteksyonan ang magnanakaw laban sa publiko. Pag naisabatas yan, naging presidente si Lenny Robredo, i-re-require na niya. Siyempre, magiging priority bill yan. At maipapasa yan pag priority bill. Ibig sabihin nun, yan ang mga una. Di ba? Hindi na kailangang i-request. Wala na request-request. Inukwento ko sa inyo kami nun, di ba? Yung sa GSIS, wala rin yun Kasi mandamus yun Pag sinabi mong mandamus, hihingi ka pa ng permiso sa korte kung gusto mong makakuha ng kopya ng dokumento, ng anuman dokumento sa alinmang sangay o tanggapan ng gobyerno. Katulad yung mga salin-salin na yan. Hindi kailangan yan dahil public record yan At yan walang kinalaman sa national security, hindi magsasapanganib sa pambansang seguridad ng ating bansa, mga kaibigan. So, tayo muna ibabati-bati sa ilan nating mga taga-subaybay bago tayo magpaalam, mga kaibigan. Ano po? Batiin lang natin si yung kanina ay nagsasalita si Ginoong Miguel Reyes at ang kanyang pamilya. Si Ginoong Reyes po, 68 years old na at retired na Philippine National Bank employee. Sila po ay nasa Chula Vista, California. Si Mr. and Mrs. Eric Tubig, Lina Flor Lansang ng Roma, Italia. Lina Pasyon,
Maria Jo Aguilar Quijano ng Barcelona, Spain. Maria Dolores Santos ng United Kingdom. Si Viner Sunglao Bodota ng Olongapo City. Herman Perez ng Duba, Kingdom of Saudi Arabia. Si Jomar Apolinar ng Laguna. Dani ng Cebu. Evelyn Sanchez ng California. Si Max Dacaya ng Australia. Bienvenido Cruz San Mateo ng Canada. Lilian Salvador. Marieta Aniban Cuanico. Reden Santa Maria ng Toronto, Canada. Genesis Renante Maria Fatima Ocampo. Ang Team Lapid Fire ng Forleni ng Israel. Francia Villanueva Torres, Tita Trins at Tita Evelyn ng Pasong Tamo, Quezon City. Adelaida Gana ng Alberta, Canada. Rene Endel Avila. Leticia C. June Ferrer. Ang ating kaibigang Joey Rebate. Lina Rose Navarro Howard. Anita Hapon. Siginang Neria Suliman at Doc Tito Suliman ng Australia. Raquel Del Rosario Lumasak yata ang last name niya, no, sa Dubai. Si Hil Garcia ng Los Angeles. Veronica Corbera ng San Francisco. Boy Christie ng Las Vegas. At meron yatang pinapa-announce si Mr. Christie, pero hindi ko malaman kung naisama sa ating mga babasahin dito. Mukhang ito, yung ano pala, Don's Organization, D-O-N-N-S. Pinababati niya, samahan po ito sa San Mateo Rizal. Magkakaroon sila ng reunion sa December 18 at gaganapin sa Christie Compound. Galing po yan kay Ginoong Boy Christie sa Estados Unidos. Ano po? Sino ito pa? Yung mga babatiin natin. Ano ho? Si Ginoong Lamberto Pajardo ng New York, ang Bilao ng New York. Hector Ponacier, kaibigan natin. Si Boji Weni Hoya, kanina nasa litrato si ano eh, Hector Ponacier eh, sa New Jersey, yung kanilang ginawang motorcade at activity ron. Si Divine Mitchell, nandun din si Divine sa San Diego. Si Tess Coracho, Lawrence MN, Dan Macalinaw, Cherry Ocampo Cruz, Greg Belus Jr., andun din, nakita nyo rin kanina si Joel at Lourdes Baltasar Cruz ng San Diego, California. Mga katropa natin, Rosita DC, Carmela Torres Balcos, Carol Torres Brihinyo, Eric Partosa ng Reno, Nevada, Noli Bibar, Susana De Los Santos, Kaani Plormata Saludes, Kaenyang Mina, Ella Samson Albiar, Yula Sotelo, June Gases, Walden Kihan Berry, Jorge Beichong at Buenos Dias Joel Diaz ng Italy. Meron pa rito eh. Yung Pink Lantern of Hope. Yung ribbon na pink. Ito, yung ilaw. Kontakin nyo lang si Engineer Roland Cruz sa 09-22-890-9165. Meron tayong mga pasasalamatan. Si Loita Alcala Bendo, pinasasalamatan din po natin, isa sa nagpadala ng mga larawan. Bukas eh, i-feature natin itong isang Pilipina na maipagmamalaki rin natin, mga kaibigan, ano ho, na magtatanghal ngayon sa Florida. Florida Studio. Isang Broadway actress na batang-bata at matalino, kasi ito po ay nag-graduate na
magna cum laude sa isang malaking paaralan sa Estados Unidos. Bukas natin siya ipi-feature. Itatampok natin yung kaniyang video. Alam ba ninyo yung kanilang pagtatanghal na Broadway sa Florida? Magsisimula sa December 22 hanggang 28 yata yan, kung di ako nagkakamali. At ito ay live telecast sa London, mga kaibigan. Pero ang ticket po sold out na sa Florida. Bukas po ipapakita namin sa inyo yung teaser, ho. Pero tayo po ay wala ng oras. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi-hindi padagaig sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang sangkaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang kaibigan, ang bawat kaibigan na